One, but two. Okay, why did I guess them? Well, of course, one of them is a good friend of mine from way back. And what's really funny is usually she does all the interviewing. Siya po parati yung nag-i-interview sa akin. So for a change, gusto ko naman siya naman ang interviewin ko at chikahin natin. Kasama rin niya ang kanyang lovable son. At gusto ko kasi yung nakikita ko sa kanilang mga Instagram posts na ang cute-cute nila at kung ano yung ginagawa nila habang nagka-quarantine sila. Sabi ko, ang saya-saya naman. So, papakilala ko na po sila para makita nyo. Hello na po sa lahat ng mga naka-tune in sa aking Facebook Live. Hello, familiar names. Thank you so much for joining me. Here are my guests for today. Please welcome, of course, a good friend of mine, Dolly Ann, and si Icy Mendoza. Hello. Hi, guys. Thank you for having us. Thank you for joining me. Oo Kamusta? nga. Ngayon ako nag-lipstick ulit at powder at earrings para sa iyo. Oo nga. It's been a long time. So, pwedeng mag-ayos every so often, di ba? It's been quite a long time since, well, we've seen each other. Tapos it's been quite a long time since we've seen the outside world. Kumusta naman kayo dyan? Okay naman. I mean, ano siya, trying to be productive amidst the pandemic. Saka ano pa rin naman eh, tuloy pa rin ang work. Kasi kami, ako, I work with digital, so work from home pa din. Tapos in between, ano naman kami, luto kami ng luto ni Mami, feeling mga ano, may inilutuan. Kami-kami lang naman. Uli lang may bahay, kahit walang mga asawa. Practice yung malay mo, girl, after this. Malay mo! Yeah, practice Pero makes you ano, perfect for the future. tapos inaanak ko si Bianchi, ang sous chef. Ako, tiga ano lang, Dishwasher. Akala ko food taster. So talagang teamwork. Kasi yung ano namin, help namin nasa ano, strand, naka-quarantine din sa Bulacan. So, happy naman. So, okay, aside from cooking and all that. To the convenience store, yun na yun. Yeah. Ikaw, girl, how do you work from home? Alam ko, sumusulat ka pa rin. I always work from home eh. Kasi ini-email ko lang nandun ang audience ko. Thank God for technology talaga, no? So actually sa ano with lahat ng mga industries ngayon, well affected pero it's medyo blessing din na para mga in media, ako naman I'm in public relations. So I think ano siya, merong certain level of alam mo yun, comfort kasi nakakapagtrabaho kami sa bahay. Pero ang daming industries na apektuhan. Like yung mga restaurateur nating friends, yung mga natin na meron mga salon. Parang stop business talaga sila. So yun, happy naman kami na parang we still get to work. Pero mahirap, girl, kasi syempre, ang standstill ang showbiz na sa walang mga kontrobersya, walang mga intriga. Thank Para-paraan. God! Thank God walang controversies. But, yeah. So, how's Post-mode. that? How's that? Ano yung mga topics mo ngayon with when it comes to mga celebrities? Quarantine, yung post-lockdown, Also. saka yung mga realization. Don't you find yourselves, don't you complement yung trabaho nyo? Doesn't it complement each other? Siyempre, showbiz. Medyo, kasi medyo iba in a sense kasi actually minsan nagkukrus yung landas namin ni Mami sa work. Like, kunwari, I have a brand na parang kailangan ng entertainment media. So yun, parang I always get Mami. Siyempre, number one sa listahan pag entertainment media. Wala siyang show. Pero kami naman ngayon, kasi aside from traditional media, with digital naman sa mga brands that we handle, parang ganun similar din with Mami. Lahat ng mga narratives sa pinupush out, laging lahat about COVID-19. PR. Kasi ano siya, hindi parang ang napaka-insensitive naman to release stories sa parang hindi related sa ano. So lahat ng mga campaigns sa amin naka-angle na sa COVID, parang it really took over our lives. Pero okay naman din, sige. I see. I see. You just mentioned that you have a new business, PR business, di ba? Actually, Would you like? ano siya, well, I've been doing it since 2014. Tapos ano na siya, nag-start kami, dalawa kaming business partners, dalawa lang kami. Pero ngayon, we have 12 people na. Actually, 13 na. So, nag-grow naman siya from 2014. So, I've been doing it for a while na. Actually, even nung showbiz days ko, nag-intern na ako sa mga PR agencies kasi yun talaga yung gusto ko gawin.
bukod sa pagiging ayun. And you're doing so well. I know. I've done some of your events, 'di ba? Alam ko 'yan, yes. Nag-attend ako ng events mo. Pakitaan natin sila, IC. Of course, sabi ko nag-request po kasi ako ng mga old photos for memories. Anong masasabi mo dito, IC? Anong masasabi mo dito? Ilang taong ka dito? Nakikita mo ba yan? Ilang taong ka dyan? Oh. Na lalo ng best child act. Ay! Oh. Pinapalabas pa yan. Talaga? Kada Halloween, pinapalabas pa yan sa Cinema One. Shake, Rattle, and Roll. Ano? Oh my God. Kung nanalo siya dyan, best child actor. Di ba parang stage mo? Ano siya, nilang Pops, yung ano, ito yung, ano, ako, batang yagit ako. Ako yung, anak ako ni Gina Alahar. Tapos, ang yaya ko dyan si Miss Ai-Ai. Aiko, tapos, si, tapos ama na ng gal, si Aiko. Our friend, Aiko. As Aiko, oh my Aiko, God. Aiko, parang yun yung ano, yung lagi nagtatanong sa akin yung mga tao, di ba ikaw yung batang ano, ikaw yung batang pumatay sa aswang using the hot sauce, medyo yun yung... O yun. Wala bang... Kasi ano siya, wala mo talaga na bakla ako kasi ano, yung hindi yung pagtakbo ko ma, yung reaction ko sa mga aswang. Yung aswang kasi... Yung aswang. Kasi ay ko, di ba? Aswang! Kaya ganun ko ng ka-atsos. Doon si Miguel Rodriguez lumabas na bortang aswang. Na sobrang sa ako. Nakanganga ako. So parang nakita nila direct. Pero bakit ba yung reaction ni Ice dun sa lalaking so aswang na maganda yung katawan? So, may ano na ako, may symptoms na ako. May symptoms na ako nung bata. May tendency. Meron na. Nakakatawa ka talaga. Oh my God. So, dahil ang tagal-tagal nyo na sa house together, wala bang chance na nag-aasara na kayo, nagsusungitan na kayo. It's the same face you see every day, di ba? Oh, yes. Hindi naman maiwasan yun. Normal naman yan sa lahat ng mga bahay. Pero ngayon okay naman kami. Hindi pa naman, during quarantine, wala pa ng episode. Hopefully, wala pa. Kasi wow! Kasi ang hirap lumayas, bawal umalis ng house. Walang choice. Wala kayong choice, dyan lang talaga kayo. Meron naman nakita. Girl, how aliw is it to be with IC during the stay-at-home? Parang sitcom dito sa bahay. Parang having a gay son. Meron ka ng fashion person. Talagang stand-up comic, lahat na advisor. Lady guard. Chef. Pero mo, sa man of the house. Pero as I always say, yes, men are gay. But, ano yung pinaka-nakakatawa na naaliw ka talaga na ginawa ni IC during this quarantine? Siguro, yung mga TikTok niya. Hindi, pero kasi ako sumanip sa mga TikTok na. Mag-TikTok ba nina, Pops? Magtikta ka na! Next platform mo. Masaya siya. Nag-open ako ng account. Parang so far, isa pa lang ang nagagawa akong TikTok. Hindi ko ma-picture sa niyo. Parang ako nito na parang may certain age na kasi minsan hindi na actually, appropriate yung okay naman siya. Okay naman siya for ano, across all ages. Parang medyo... May mga kwento rin na parang match naman sa mga lumang sa mga classic na mga ano. Ikaw mag-direct. May mga Vilma Santos nga doon naman siya mga Nora Honor na mga pwede mo. Yeah, na sinit mo lip sync, di ba? So, yun. Mahilig ka na. Internalize yun. Aabangan ko yung kayong dalawa na. Sige, soon. Pag siguro umabot pa ng June itong quarantine talaga. Pero feeling ko umabot pa ng June. Makikisanib na tayo sa TikTok. Wala nang choice. Napanood mo, girl? Wala nang choice. Wala nang tayo. Yun nga, yung lumabas sa closet. Yung tawang-tawa ka. Yung lumabas sa closet? Parang ano kasi siya, sobrang bored na bored kami ni Ate Bian. Si Ate Bian siya, nasa conference call lang. Okay. Pero yung sister ko na inaanak talaga ni Ninong Pops. Actually, hindi naman ako inaanak. Kinakikininang lang ako. In case na lang. Baka naman. Yes. Anyway, baka naman. Anyway, basta sobrang bored namin ni Ate Bian. Yung
Basta pumasok ako sa closet, tapos sinahanap niya ako kunwari, ano si Ice, pagkabukas ko ng closet, lumabas ako, ano ba yan? Naka-quarantine pala sila sa Narnia. Kasi sobrang bored ko na nag-Narnia na lang ako. Balik ako sa closet. Di ba sinayad ko, girl, sa fiber group natin? Oo, oh, tawa-tawa ako. Sabi ko, classic, it must be so fun to be with Icy in a quarantine. Ano yung TikTok? Ano yung TikTok mo? Yes, Icy.Mendoza. Mayroon plump pa. Oo, Icy.Mendoza. Ayan po, sundan nyo si Icy. Kami naman ang mom mo, dahil sobrang tagal na naming magkakilala. Again, uulitin ko po, for those who don't know, si Dali po ang unang-unang naging friend ko sa showbiz. Bakit? Oh. Napakamahiyain ko po noon. I think I was only... Mahiyain siya. Well, kaya nung naging nagulat ako. So, ay, hindi na siya mahiyain. Mahiyain ko rin ako. I think I was only 12 years old or 13 years old. I was so lost. In-invite ako ni Ate Lud somewhere. So nasa isang upuan lang po ako, wala akong kausap. Ang nag-approach po sa akin at nakipag-usap sa akin, si Dali. Sabi ko, ang bait-bait naman ito. And ever since then, super naging close kami ni Dali. And even if we don't see each other, because we don't see each other all the time, kumbaga sa, we keep in touch, and Dali's always been very supportive of all the projects that I've done. So thank you so much, Dali. Oh. Dali, pakita natin yung mga old photos natin sa kanila. Ayan. Ayan po. So nakikita nyo naman po. Tinatanong ko kay Dali, kailan ba? May mas luma pa eh. Hindi ko pa na-upload. So ito na muna ang papakita ko. Si Lizelle. Lizelle, of course. And that's Princess and Joy and Marge. I was trying to ask you, kailan yan? Hindi ko maalala yung moment na yan. Hindi ko sa Instagram or Facebook yan. Yes. Ano yung picture nyo ah? This one is your recent birthday mo yan, girl. Yung tiny Lizzie. Yung happy birthday. Yung isa sa Hard Rock. Ay, galing. Tito Hard Rock. Oh. Nag-Hard Rock pala tayo. Anyway. Magamukha kayo. Yes. Diba? Parati sinasabi nga ng tao, magkamukha tayo, sisters. And why not? We've known each other for so long. Usapong paligo. Dali, I think, nanonood sa atin, if I'm not mistaken, si Jun Lalin ba nanonood ngayon? Jun Lalin. Hi, Jun Lalin, hello. Pilar Mateo. Jun Lalin. And si Pilar. Yes. Sino dyan si Pilar Mateo? June, are you online? Baka you can join us. Oo, baka you can join us, June. Do you want to join us? Tanong natin si June kung gusto niya. Si Direk Reche yata nanonood din. Ayan. Hi, Direk. Kung meron po kayong question for Dali, bawian po natin si Dali. Siya po parati nagtatanong ng question. Kayo naman po ang magtanong kay Dali. Yung mga questions na gusto niyong malaman. Ayan. My mom is also watching. Wala naman off the record. May off the record ba sa'yo, Dali? Parang wala naman. Sa atin, wala. Oo, sa atin, wala. Pero yung mga... Sa buhay-buhay mo din, wala namang off the record, meron ba? Parang alam na naman nila lahat, diba? Oh, your mom. Yeah, my mom is watching, yes. Teka, naghahanap. Habang naghahanap ko lang po yung mga ibang photos namin ni Dali habang nagsasalita po. Dali, sino yung sa experience mong... pinaka-best interview mo na nagawa in showbiz? Ako? Mm-hmm. Ang mga favorite ko yan, Martin, si Rian Ramos. Kasi bigyan na silang sumagot ng showbiz na answers. Parang you learn something from them. Mm-mm-mm-mm. All out, sumagot, di ba? Hindi ko tatanungin yung mga hindi kagandang experience. Yung mga magaganda lang. Ayan. Mm-hmm. Sino naman yung pinaka-accommodating? Accommodate? Parang lahat naman. Lahat naman. Do you think, kumbaga sa, they're nice to you? Aside from the fact that you're nice and you're really friendly, but do you think your mom
being the daughter of Ate Lou, has a little bit of the seeds that si Mommy planted. Mm-hmm. Kami nag-aabot ngayon, the good seeds na na-plant ni Mommy. Kaya forever grateful kami. And even sa generation ko na parang I'm not in showbiz talk naman, parang even sa corporate, pag nalaman nila, I say, oh my God, I'm such a fan of your lola. I'm such a fan of your mom. So parang ano siya, parang nanganganak naman yung mga magaganda ginawa namin. Na matatapos na sa akin. Sa akin na natapos. Wala kang magaganda. Wala, wala. Hindi, wala nang magtutuloy ng ano. Last na ako sa generation. Malay mo! Hindi, never ko siya naisip. Ano siya? Wala siya sa plans ko. Ayaw ko rin maging lola, girl, ikaw. Pero kasi ano siya eh, I think, pag gusto ng boyfriend ko, eventually, kung gusto niya mag-adapt, hindi, makilim ko na talaga. Mali mo naman. Aba! So, dadala ng food dito. Ash! Hindi ko sabihin ko sino. Daig pa. Sino? Bawan. Bawan. Ang ano, ang mga checkpoints. From QC, papunta dito. Sure, sabi ko talaga, saan siya ma? Para magdala ng food. Hindi, friend. Talaga. Pero diba, effort. Diba? Hindi kasi we can do something, tapos sabi yun, sige na lang kita, tapos yun. Ito na ngayon, hindi ka ba, di ba sumasama ang loob mo, Dali, na kay IC may nagdadala ng food through the checkpoint. Ibang din na. Meron ka rin. Meron din sa kanya nagdala ng pagkain. Ah, hindi ako nakukwento ka ni Dali. Bakit para na Dali? Pero meron. Parang, ano siya from before, tapos nagdunong balik, parang zombie. Bumalik sa... Bumabalik loob. Di ba nag-date sila before? Oh, I love this interview. Okay. Parang, be friends with your ex, di ba? So, parang nagsabi lang ako na may gusto akong something. Aba, di na lang. Yun na. So, dito nakatira. Isa siyang ex mo. Mahuhulaan ko rin yan bago, sana bago matapos itong video na to. Hindi ko kakilala. Hindi. Hindi ko kakilala. Panatawa naman ako. So, ikaw, IC, kung sakasakaling may chance na magpakasal ka, do you believe in marriage? Yes, of course. Pero I think hindi ko siya maabutan yung same-sex marriage here sa Pilipinas kasi hindi, ano, I think malayo pa tayo doon kasi our society now is not really they're gay. Hindi sila gay accepting. Pag gay amused, sige, pero parang I think wala pa tayo doon sa consideration pa lang. Wala pa ka tayo sa yung ano nga eh yung SOGI bill nga nahirapan pa ipasa, what more yung marriage. So I believe in marriage, yes. I want to experience it because hindi lang dahil gusto ko maglandi or what. Pero parang gusto ko rin ma-experience yung mga same privileges that the straight people that the straight people enjoy. So feeling I believe in it pero hindi ko siya maabutan. Feeling ko lola na ako pag dumating. Ano nangyari 'yon? Oh my God. Kasal man ako abroad. Kanino? But to live in. Kanino? Ayun, isa po itong pananawagan para si Mami, 'di ba nawawalan ng bata? Joke lang. Diba may segment sa mga lulat na nawawalang bata sa ito ay. So hindi pa usap ang pulitong telenovela girl, si Mami na gano'n na yun, Sarang Hamli the Bot, diba yung sa endong show niya? Sarang Hamli the Bot. Oo, yun ang... Eh ngayon talagang puro telenovela. Ever since narinig ko yung Sarang Hamli the Bot, bata pa lang ako, akala ko, ano yun, language lang ni Ate Nudes. Hindi ko alam, it's really a foreign language pala. Kasi ang bago, akala ko kay Ate Lou, Korean ang aral. That's why, Sarang Hamli the Bot. Yes. So, yung who is the Korean? Yeah. Okay. Yun. May nagpapabate si, happy birthday, Rhea, sa iyong pinsan si Luning Ning. Ayan. Ang daming nanonood sa atin ngayon. Merong nanonood from New Zealand, from Bahrain, of course, the US. Again, thank you very much for joining us. COVID-free na sa New Zealand. Dapat sana all. Sana all. Siyempre, paalala natin, girl, paalala natin, Dali, na after May 15, I think, mas makakalabas na yung mga tao, but of course, we have to be extra, extra careful pag nangyari po yan. Dapat po, mas maging careful pa po tayo. Diba?
Yeah, ayaw natin ma-experience yung second wave wherein okay. mas madami pong mahahawa at mas madami pong magkaka-virus. So, sana po. Around ang COVID, hindi lang. Deadlier the second time around. Yes. Because you feel like, you probably feel comfortable, magiging kampanya po tayo. Hindi po. Kailangan rin. Ano masasabi mo, IC, sa bagong look? I feel, magkakaroon ng bagong fashion statement eh. All over the world. Definitely, dapat may mask na. Ako, bala ko mag-PPE if ever kailangan kong lumabas. Naka-PPE, gloves, of course, extra careful sa mga sapatos. Let us welcome all of this new fashion statement, no? Because it's very, very important. So, kaya siya yun, no? Diba? Yung brand, yung mga name brands, gumagawa na sila. Yes. Ano siya, hindi lang sa fashion, parang I think, ano siya, parang in general, parang yun nangyari noong 9/11. Lahat ng tragedy, parang it will take an effect to society eventually. Like, before, di ba, pwede ka pumasok sa airplane, sa cockpit, di ba, pag-board ka, pero ngayon sobrang bawal na. So I think may mga certain freedoms na hindi na natin ma-enjoy after COVID. Parang it will take a while for us to be able to feel normal again. Feeling ko kasi, bukod sa health effect, parang may effect pa siya sa economy na mas matindi. So I think yun yung pinakakailangan natin paghandaan. Yeah. Parang it's redefining normal. Parang ngayon kasi parang 1 month pa lang, pero eventually parang pag tumagal pa to, may mga iba pang mga factors na kailangan natin paghandaan. Aside from, of course, taking the yung normal precautions pag lumalabas. Yeah. Totoo yan. Dali, for you, how do you think the industry will change? Because, syempre, sa palagay mo, mga soaps, mga movies, ano sa palagay mo, matutuloy ba to? Makakapag-shoot pa ba tayo in the near future? Or do we have to wait another year or maybe even 2 years from now? What do you think? I'm sure talaga total revamp yan. Kasi parang nobody na will watch talagang shows. Kasi lahat talagang yung airtime nasa news na, di ba? Kasi parang on hold na talaga lahat. Pero who would bother to watch pa mga... So, kasi sobrang drama nangyayari. So we don't need that to watch mga soap na may iyak pa. Siguro mga comedy or mga light stuff na lang. And what about movies? Even if may pelikula, mabubuksan ba kagad ang mga sinihan? And will it be safe to watch? Streaming na lang siguro. Mas, di ba, may debate before na streaming is killing films. Mm-hmm. So ngayon, COVID, parang, hindi ano siya? Killing. I think it will take a while. Kasi streaming naman, parang kailangan din mag-shoot dun eh sa ibang mga shows sa Netflix. Pero, parang how we consume our content, streaming na talaga. So I think, ano I siya? Think so. Mahirapan ulit makapag-shoot ng mga panibagong material. Kasi parang, yun nga eh, parang sobrang careful natin mag-shoot lahat. Eh sa shooting, alam nyo naman, di ba? Parang dami-dami mga tao. And to go to the theater. To go to the theater pa. So, so yeah, probably everything will be on the internet, like either streaming, late streaming. Mga ganito. It's gonna be a total change. I see sabi ni Ann Nacionales, they would always watch you sa TV5 in your show Juicy. Ah, yes. Anong tagal yung Juicy? Ages. Nakakamiss. Ano yun? After Juicy, kami na magkasama ni Alex Gonzaga noon. Tapos, nag-Showbiz Connect. Tapos kami naman din ni Bianca King. Yun, mga Showbiz talk show. Until now, close sila ni Alex. Oo. Super close kayo. Do you have your own YouTube channel? No. Pero kasi I got her, kasi I do PR. So parang one of my clients, yung Hong Kong Disneyland, we got her to do a vlog dun sa mismo park. So nag-Hong Kong kami last year nung wala pang rally tsaka wala pang COVID. Actually, exactly a year ago. So galing, so you guys still keep in touch? Yes, parang similar to you and Ma, parang we don't see each other that often. Pero pag nakita, as in, same. Iba yung bond. Ibang may pinagsama. Iba talaga, no? Pakita natin itong isang photo. If I were to show, of course, I got this photo from Dali, but if I were to show this photo again, what can you say of this moment, Dali? Inaalala ko, kung kailan nangyari yan. Sa bahay niya ni Martin yan. Saan dyan, Ma? Ayun. Sa Lizelle. Bahay ba namin yan? Kitchen niya yan.
O, di ba, naalala ko? Lizelle. That's Lizelle and of course, Joy. Yeah. I think nag-shoot tayo niya ng Mad, if I remember right. Parang guest ang galing mo na ng memory mo. I really have a horrible memory. Ikaw, dinelete mo na. Dinelete mo memory. Oh my gosh. Yeah, I think so. I think you're right. I think it's an episode of Mad, no? And this one naman, if I'm not mistaken, we were in Boracay, di ba? Yan, oo. We were invited to the anniversary. Yes. Sa ano, sa anniversary ng Regency. Ay, that's ako, right. Oo. So, Bora, sa Bora yan, oo. Madami pa nagpapahay. Si Ray Magante from Indonesia. Si Ricky sa Hong Kong naman. Ellie Ray sa Garden Grove, California. Thank you very much for joining us. At para po doon sa gusto pa pong magtanong, I will allow siguro 2 more questions for Dali and IC because IC is very busy. Very busy with his boylets. Very busy. Meron siyang phone call and he has to say goodbye. Ayan. At para po doon, girl, I have a YouTube channel. So just to let you know that my new vlog will come out tomorrow sa YouTube channel ko, Pops Fernandez Official. Girl, panoorin mo and then let me know kung maaliw ka. Love namin. Love sa call ko. Yes, and you're supposed to help me, right? I see with my YouTube. Yan. Wala pong question. Ako na lang ang magtatanong kay Dali. Okay. So Dali, I already know the answer, but for them, just in case, Dali, na ma-in love ka uli. Just in case ma-in love ka uli. I know because I know you so well. You are in love with love. Tama ba ako? Correct. Hindi mo naman siguro iiwan ang iyong career for love, right? Depende. Kunyari sinabi, ng guy, let's just say the guy is a foreigner. You'll never know. And he says, I want to take you with me. Sa palagay mo, iiwan mo ba ang Pilipinas? At iiwan mo ba kami? Oh, ma! Kundi na lockdown game. Gusto ko yung sagot ni Icy. Go. Go. Happy ka ba pag in-love ang mom mo? Or iba ba siya? Ibang klaseng Depende sa guy. Parang may ibang guys kasi na parang bad for her. Alam niya naman yun. Pero may mga iba naman na... Tsaka may ano naman, may guys naman na parang ano talaga brings out the best in her. So depende sa guy. Parang I think with all of us naman, parang the best people will bring out the best and vice versa. The worst will bring out the most... Tama. So, game naman pala si Ice. One of each kind lang. Diba? As long. So, ano na, kota na ako, girl. Pero kung may humahabol pa. Okay. Baka dyan sa chat box meron. May ganon. Baka meron ka ganon. Baka meron. Ay, mataga-Indonesia. Diba? Oo, may taga-Indonesia. Ayan. Si Vegas, win Australia, ayan. So again, guys, I don't want to take so much of your time. Thank you, Dali, and thank you, IC. Let's just remind them to stay home, and of course, give them reminders of after May 15 when we're all about to kind of be released from our homes. Ayan. Remind lang. So, for everyone who's watching, ayan, thanks for having us, Tina Pop. So, I think May 15, so parang if ever malift man yung lockdown or hindi, I think we have to be extra vigilant with all of our actions. Sa paglabas, kailangan extra cautious alcohol, social distancing, everything, kasi mahirap ang second wave, that's one. Number two, I think parang mas maging ano lang tayo, let's be helpful in any way we can. Parang, okay naman, parang ganito ako sa gobyerno, pero parang it's, instead of criticizing, parang it's gonna be more an efficient way to spend our time pag pinagdasal lang natin sila, yung ganun. So yun, parang I think, yun na lang yung aking final message. Thank you. Ako naman din. Ano tanong? Ano tanong? In love ka daw ba? Ikaw? Ako? Ikaw, si Icy. Ako ay hindi ako in love. In lust. Pero lalo may ligaw. Hindi pa in love. Si Dali naman. Handa na umibig ulit. Dali, a message for everyone, Dali.
yung extended quarantine na to dapat will also extend the helping hand, mm-hmm. diba? And parang yung bonding dapat, hindi nyo isipin na parang bondage na you're trapped at home. And sana ma-realize din natin na yung time well spent with family is more important than money well spent, diba? Mm-hmm. So, kung iingat, and as we said earlier, yun nga, yung COVID can be deadlier the second time around. So, heaven forbid, sana huwag na tayo umahin. Mm-hmm. Mm-hmm. Let's all be safe, yeah. Thank you so much. Thank I know you. You love guys. Thank you. See you when all thank you, thank you. Bye-bye. At para po sa lahat ng, sa lahat po ng, nanood ngayon, thank you very much. And you're always watching. Maraming salamat po. The next FB Live session will be on Thursday. Of course, I have another surprise guest for all of you. Abangan niyo po yan. Sobra po akong touched because you're always watching. Sana po may natututunan kayo parate. At sana po nare-remind namin po kayo of all the things that we get to do while we're staying home. Let's all stay positive. Let's all keep praying. Let's all keep the faith. God bless you all. Thank you very much. Until Thursday, tomorrow po ang aking YouTube channel. Thank you very much. Bye.